Ang mga video about screen printing na pinapasilip ko po sa inyo ay base lang din po sa aking experience na galing lang din po sa patanong-tanong sa ilang mga experts. Paalala lang po, hindi pa po ako expert. Kung kaya't ina-advise ko pa rin po kayo na mag-research at tangkilikin ang ilang video dito sa YouTube about screen printing process para makapag-collaborate po kayo ng mga ideas na sa tingin nyo po ay nababagay sa inyong kakayahan at sa inyong mga pangangailangan. Welcome back to my channel. Nandito na naman po si Ice para magpasilip sa inyo ng isa na namang educational video about screen printing process. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan at i-shoutout ang Kimco Tulco. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, so ang topic natin for today is about reclaiming ng screen. Ano po ba ito at paano po ba ito ginagawa? Ang tinatawag pong reclaiming, ito po ang pag-aalis ng photoemulsion sa screen na nagamit na natin para ma-reuse or magamit natin ulit ang same screen sa panibagong project. Actually, hindi po talaga ako nagre-reclaim ng screen. After ng isang project, baklas na po agad ako, then kabit ng panibagong screen. Ang reason ko po ay para kampante na po ako na walang magiging problema sa gagamitin kong screen. Question, Ice, bakit ba nagre-reclaim? Isa sa main reason na nakikita ko kung bakit may mga nagre-reclaim is para makatipid kahit papano. Since hindi ka na magpapalit ng bagong screen, wala ka nang gagastos eh. Okay, so kahit hindi po ako nagre-reclaim ng screen, ay ipapasilip ko pa din po sa inyo kung paano siya ginagawa. Meron po ako ditong dalawang option na pwede nyo subukan. Ang una po ay ang Clorox. Yan. At ang pangalawa po ay ang stripper ni Tulco. So, ito po yung stripper ni Tulco. Ano po ba ang purpose nila? Same lang naman po ang purpose nila, which is napapalambot po nila ang photoemulsion para mas mabilis mo siya maalis sa screen. Ano naman po ang pinagkaiba ng Clorox at stripper when it comes sa reclaiming? So, base po sa ilang mga expert, kung Clorox po ang gagamitin natin, maaaring hanggang 2 beses lang po tayo mag-reclaim on the same screen. Compare sa stripper, for at least 4 times pwede tayo mag-reclaim using the same screen. So, bakit sa tingin nyo mas maraming pagkakataon makapag-reclaim gamit ang stripper kaysa sa Clorox? Simple lang naman po yan. Ang stripper po ay ginawa for reclaiming talaga. Ang Clorox, alam naman po natin, ang main purpose niya is for bleaching. Maaaring nataon lang na may composition siya na nakakapagpalambot ng emulsion sa screen. Maaari din na may mas mataas na chemical content ang Clorox compare sa stripper. Ang lahat po ng bagay ay may lifespan na tinatawag or yung haba ng itatagal niya. Katulad ng screen na ginagamit natin sa screen printing, kung gagamit po tayo ng hindi tamang pang-reclaim, maaaring mas mapaaga ang lifespan ng screen. Okay, sa testing po natin, ang gagamitin po natin ay ang stripper ni Tulco. May 2 po tayong option ng paglilinis. Ang una po, after application, pwede po tayo gumamit ng pressurized water para sa mas mabilis na proseso. Yung pangalawa po, kung wala po tayong pressurized water, maaari po tayong gumamit ng 2 Scotch Brite at kuskusin natin sabay magkabila. Medyo matagal po itong proseso na to, kaya konting tiyaga lang po. So, ganito po yung sinasabi ko sa paglilinis po gamit ang Scotch Brite. For example, ito po yung screen natin. Ayan. Tapos, meron po tayong 2 Scotch Brite. So, ang paglilinis po, pagtatapatin nyo lang po siya, ayan, magkabila. Tapos sabay po, kuskusin po natin siya. Ayan. So, tiyagaan lang po at maaalis din po ang photoemulsion. Question, Ice, pwede ba i-reclaim ang may photohardener na emulsion? Okay, so ang sagot ko po dito ay ibabase ko po sa experience ko. For your info lang po, ako po ay naglalagay ng photohardener pag at least 200 pieces and up ang ipiprint kong damit. Kung ako po ang tatanungin kung pwede i-reclaim ang may photohardener, yes, pwede naman po, pero sobrang hirap at maaaring magka-problema ang mga threads or hibla ng screen. Kaya para sa akin po, no need to reclaim na lang siguro yung may photohardener. Lalo na't alam ko na maaaring magka-problema sa mga threads ng screen. At ang isa pa, kung sobrang napakinabangan ko na ang screen, much better po na palitan ko na lang ang screen. Dahil minsan po sa sobrang pagtitipid, ay doon ka pa po nagkakaproblema. Which is, gagastos ka din para masolusyonan ang magiging problema mo. Okay, so paano po ba ang application ng stripper? Nilagay ko din po siya sa sprayer. Ayan. Tapos ang gagawin po natin, i-sprayan lang po natin yung harap at likod ng screen at itatambay po natin siya for about 10 minutes.
While waiting, mapapansin nyo po na medyo mamumuti na ang emulsion. Then after 10 minutes, isprayan lang po natin ulit and then go na po tayo sa pressurized water. So ngayon, testingin po natin. Ano pang hinihintay nyo? Isang mabilis lang. Tara! Yung kinalabasan after pressurized water. Ito po. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ay meron siyang ghost image or yung tinatawag kong bakas ng nakaraan. Yan po yung pinturang ginamit natin. So, dito na po papasok ang combo na sinasabi ko, which is screen opener. Yan. So, may video na po ako about screen opener. Yan, tatanggalin po natin ang bakas ng nakaraan sa pamamagitan ng screen opener ni Tulko. So kung maaalala nyo, yung screen opener po, yun po yung pinagtanggal ko ng bara sa isa kong video. Again, ang gagawin po natin dyan, pupunasan natin ang basahan na may screen opener, then punasan po natin ang malinis na ito yung basahan. So parang ganito po. Okay, so ito na po yung kinalabasan after natin mag-apply ng screen opener. Yan. So nawala na po yung ghost image or yung bakas ng nakaraan. Yan.
So, parang bago na po ulit siya. Okay, so that's all for today. Sana po kahit papano po ay may natutunan po kayo. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, don't forget to like, share, and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga i-upload ko na video. Again, mula kay Ice, love and peace.